Ayan, hello, buenos dias, mga mamshi, mga katoto. First time ko magpakita. Ayan, nasa mood si Mrs. Good morning, good afternoon. Buenos dias dyan sa inyo sa Pilipinas. So, ngayon po ay panibago na namang lutuin ang ating gagawin. So, nung nakarang araw, nakakuha si Katoto ng giant, ayan, ng mga sibuyas. Gagawin ko siyang tortilla de patata and sibuyas, ayan. So, gagamitin natin. So, ayan, ang first step natin is babalatan natin yung mga sibuyas. Ah, mga mamshi, nakikita niyo po ba at tabak? Ito yung nakuha ni Katoto na dumpster niya. Ayan, ito. O, nandito na yung mga na-dumpsteran niya na gamit namin. Ang aming kusina po ay napakaliit lang. So, kailangan natin ng mga lagayan para ma-accommodate ang lahat ng mga... Ayan, babalatan ko lang siya. Ganito lang ang pagbabalat. Ayan. Ito lang ang pagbabalat ko. Napaka-laki. Ang sibuyas ay nakakapagpatamis sa ating tortilla. So, nilalagyan ko. Pero meron siyang may tortilla din na sibuyas lang. Maraming klaseng tortilla dito. May ibang tortilla nilalagyan din nila ng chorizo. Actually, may chorizo dyan na nakuha si Katoto. Pero hindi ko lalagyan kasi si Lindon, hindi niya masyadong bet ang chorizo. Okay, so ayan. Okay, tapos natin. So, ganito lang. Ikakat ko lang siya ng manipis para madali maluto. Ayan, ganito lang. Ayan. Manipis lang. Ayan mga mamshi. Tapos, ito na yung sibuyas. And then, ito naman ngayon. Ating patatas, babalatan lang natin. Katoto, maingay ka. May pinapag-testing ka, Katoto, maingay. Ito na mga mamshi, babalatan ko na. So, ikakat lang natin ng manipis. Okay, kita nyo ba? Abe? Ikat lang natin. Ayan, pakita natin. Pero makita nyo, nagpainit na rin ako ng mantika dito para i-ano na natin. Ipa-fry lang natin hanggang sa maluto. Habang kinakat ko yung patatas. Ayan. Na mainit na mainit. Okay, tapos ilalagay lang natin yung sibuyas. Ayan. Maan ng apoy. Medyo nakaligtaan ko pero hindi siya kailangang mainit na mainit. Isasabay na rin natin yung mga patatas. Tapos, hahayaan lang natin siya na maluto ng dahan-dahan. Slow cooking to. Ganito yung ginagawa ko eh. Tapos, nililinis ako. May ginagawa, hinahayaan ko lang siya. At pagbalik ko, malambot na siya. Ganyan. So, hindi natin kailangan bantayan. Ganyan, hayaan ko lang siya. So mga nandito po sa Europe, yung mga gustong gumaya, kahit isang sibuyas lang or kahit wala, pwede yan. So ginawa ko lang kasi sayang yung patatas ni Katoto. Kasi dito, pag sinabing tortilla de patata, ibig sabihin patatas lang.
So, o si Lindon gusto niya na may sibuyas o yung iba naglalagay ng sibuyas. Ako, maglalagay din ako ng bawang. Pero mamaya-maya ako na ilalagay yan. Ganyan lang. Lulutuin lang natin siya. Mahina lang na po, hayaan lang natin siya dito. Itong mga 20 minutes siguro to, pero mahinang ano lang. To 30, depende sa pag-cut ninyo ng patatas. Nipisan lang po natin yan para hindi naman kailangan bilog, pero kinat ko lang siya ng bilog. Minsan yung iba, half, gano'n. Okay, so ayan. Ayan muna natin dyan ang ating tortilla. At may gagawin ako sandali. Ayan, si Katoto, very busy to. Mga mamsi, mag-a-add din ako dito ng konting salt. Konti lang. Ayan na, mga mamsi, 100 minutes later. Ayan, diba? O yan, malambot na. Ganun lang. Ayaan mo lang, ayan, nakapaglinis na ako. Nakapagtupi na ng damit. Pagbalik ko, luto na ang patatas at sibuyas. Uy, bakit mo ginaganyan-ganyan? Actually, mas magaling ako gumawa ng tortilla di patata, mga Katoto. Abangan nyo lang. Hindi ba ginagagawa? Ay, Diyos ko. Sa mga Spanish food, wala yan si Katoto. Hindi niya bet. Nagpapainit lang ako dito ng kawali. Ito na, pwede na yan siya. Pwede na. Hindi pa masyadong malamig, pero okay lang kasi may pupuntahan kami, kaya binilisan ko na. Ayan, nagbeat na ako. Kinulan yung 5, so nilagyan ko ng isa. Nagbeat tayo ng egg. Ayan. Tapos nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng asin. Tapos incorporate lang natin ang mga tortilla. Ang patatas natin lahat. So, parang ganoon nga, tortilla. Kung magagawa kayo ng gulay o kahit anong, ang dami pong nagawa. Gagawin ko siya into. Ayan, tingnan nyo yung mantika. Ayan. Katoto. Katoto, nagbibigay tayo. Ayan. Hindi ko na alam sobrang dami. Anyway, okay lang. So, ayan. Lalagyan lang natin. Pwede tayo ng mantika. Mayroon ko yung mantika kasi nasunog na. Medyo natunog siya. Mag-ano lang tayo ng half. Mga dalawa siguro magagawa natin o tatlo na maliliit. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ganun lang siya, tapos mamaya itataob natin. Yung iba medyo nahihirapan sa pagtaob, pero sanay naman na ako. Kuha lang tayo ng plato. Medyo lakasan natin yung apoy paglagay natin ng tortilla para mabuo kaagad yung doon sa ilalim. Kasi kung hindi siya masyadong malakas, mainit, magsasagi, maghihiwalay yung mga patatas. Ayan, gaganyan lang natin. Ayan na ating tortilla. Dapat yan bilog. Pwede ko itong gawin ng isang malakihan, pero
medyo mahirap. Kaya ginawa ko na lang siya ng mga tatlo siguro yung magagawa ko. Mga moms, ito na ang ating tortilla. O, diba? Ayan. Ating tortilla, ating sibuya. Ayan, tapos meron pa dito. Makakagawa ako ng tatlo eh, actually. Ayan. Dito pa yung dalawa. Ganun lang, kadali. Ayan, meron na tayong tortilla Espanola. Ayan na, ganyan lang mga dinner dito, typical ng mga Spanish. Basta may tortilla, buhay na sila. Tapos lalagay lang namin yan sa baguette with mayonnaise. Yum yum, favorite ko. So ayan mga mamsi, sana po ay nag-enjoy kayo sa ating recipe today na tortilla Espanola, tortilla de patatas at cebollas. So ayan, nakagawa ako, nakita niya kanina, nakagawa ako ng tatlo. Ayan, mayroon na kaming pang dinner. Ayan, ito ay typical na dinner din sa mga bahay dito sa Spain, lalo-lalo na mga Spanish, syempre. Ayan, so sana po nagustuhan ninyo, nasundan ninyo ang ating recipe. At sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Shoutout po sa lahat ng ating mga viewers, new subscribers, sa ating mga sa K5 Madrid, shout out sa inyo, kay Kaludi, kay Miss Flores Manaligot, ganun din kay Ludi, Loida Talosa, kay Jess Vlog, sa Bryce, Bryce Jess TV, nagpalit sila from Katandem, shout out sa inyo, kanino pa kay Katotos Vlog in Spain, syempre, shout out sa iyo, kay Miss Inday Caria, sa pag-share niya ng ating mga video. Salamat sa iyo, Beshi. At ganun din, congratulations sa 100,000 subscribers. So, sana all. Maabot din natin yan. At ganun din kay Miss Bebs Pinay ng Sweden, ng Pinay Basurera in Sweden. Salamat sa iyo, sis, sa iyong suporta sa pag-share din ng ating mga videos. Maraming po salamat. So, hanggang sa muli, sana po sundan niyo ulit ako sa susunod na mga recipes natin sa mga dumpster cooking, sa mga nakukuha ni Katoto. So, ito try po natin gawin yung mga easy recipe lang para madali po ninyong magaya. So, ganun lang. Adios! Hasta la próxima!